Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotions sa demokrasyang bansang ito, kakibat ang pananalig sa ating mahal na Panginoon Diyos, Banal na Panginoon sa Kristo at Gabay ng Galiwanagan ng Santa Maria, mula sa mga isyong ating nakalap at magbabantay at magpapairan ang pagpanatili ng mabuting mamahala, mabuting lipunan, patas na karapatang pantawa at equal justicia ay hindi sa issue ng pagbubuo ng mega task force ng ating administrasyon o ng ating Pangulong Duterte laban sa korupsyon sa ating pamahalaan. Pamumunuan din muna ito ng DOJ at iba't ibang mga ahensya at opisina para imbestigan ang naturang korupsyon sa bansa. At ito ay isasagawa sa loob ng 2 taon. Ito natin kailang 2 taon ng ating panunungkulan ng ating Pangulong Duterte hanggang June 30, 2022. Ngayon may mga parameters sa priority ang pag-imbestiga itong korupsyon sa ating masa na kung saan 1 bilyon yung kanilang halaga na korupsyon na maaari nilang imbestigahan dito. O kung sila may yung napaghihinalaan nila na sa 1 bilyon yung maaaring priority nila na imbestigahan dito kagaya noong korupsyon sa PhilHealth, BBWH, Bureau of Internal Revenue, Registration of sa Land Registration Authority o lahat ng ehensya ng pamahalaan, etc. Ang investigasyon dito ito ay binubuo mula dun sa DOJ at PACC, yung Presidential Anti-Crime Corruption, saka Special Assistant of Presidential at National Prosecution Services at saka Anti-Money Laundering Council, yung AMLAC, no? At ngayon ay imbitahan nila rito itong COA at saka Ombudsman, saka itong Civil Service. Ngayon ay ipaprosecute ng ating DOJ ang sino mang mapapatunayan na sangkot sa naturang anomalies o mga korupsyon sa pamahalaan. Ngayon ay Human Rights Promotion na ipatuloy na sumusuporta sa mabuting pamahala at patas na hustisya at karapatang pantao na pagpapairal ng pamahalaan. At ating sinasabosin sa ating Administrasyon Duterte na paigtingin ito at itong pamuting pamahala, patas na hustisya at karapatang pantao sa kanyang pamamahala. At dito sa issue ng pagbubuo ng administrasyon ng mega task force ay para sa korupsyon ay may tingin natin sinusuportahan ng hangarin at akbang ito ng ating administrasyon ng pamahalaan. Ang aksyong ito ng pamahalaan ay mahusay na tugon at pamalakad upang ang korupsyon sa pamahalaan ay matigil sa administrasyon ito at makapamalakad ng ang pamahalaan at ng 100% o 100% sa pibitaw ng pondo sa taong bayan at pamamahalaan. Ngayon yung accountability ng ating pamahalaan, it should be na dapat talaga ito ay 100% para na siyang dapat umiral at inaasahan natin dito sa ating administrasyon at dito sa proof na ito na umiral itong accountability na ito at matingnan yung accountability ng bawat mga ahensya na hindi nyo nandiyan sa korupsyon. So naway ang ating pamahalaan ay maputunayan o mahuli ang mga korup sa pamahalaan at mapanagot sila sa kanilang mga krimen, lalo na at hindi basta korup. Kundi pandarambong o yung plunder ang kanilang ginagawa na itong mga talamang at abuso mga korup nito ay dapat namang na mapatigil. At ang mga tao ay bayan ang siya makinabang sa pondo na dapat na ilagak sa wastong pamahala para sa bayan. Ngayon, suportahan ng taong bayan ang ating pamahalaan dito sa sinasagawang paglaban sa korupsyon na ito at na pangunahing problema ng ating bayan at ng ating
gobyerno at bansa na nagdudulot ng hindi mabuting pamumuhay natin o nagdudulot ng kahirapan lalo sa ating bansa o yung development. Maliban sa pagbuo ng mega task force na ito upang imbestigahan ang korupsyon sa pamahalaan ay ating ito mga existing government agencies ay pag-isipang mabuti ng mga trabaho nito upang babantayan ng pamahalaan ang mga korupsyon, no? Kagaya ng COA, PACC at NBI. Dapat itong mga ito ay magkaroon ng mahusay na pagprotekta laban sa korupsyon para hindi na mag para walang ganito mga extra mega-mega binubuo para imbestigahan ito at magkaroon na 100% accountability at pamamalakad yung mga pamahalaan kung mayroong mga kung makapagpapaiting ng mahusay na pamamalakad o pagtingin at pagsala ng mga ahensya itong mga ahensyang ito itong lalo yung COA na yan yung patuloy na time to time na ginagawa nila yan na mayroon silang report para dyan dapat nasasala nila yan at naiimbestigahan yung mga masasala nila at na mapapakasuhan. Ngayon, ang sistema ng pamahalaan ay reforma ang itong sistema natin para yung corruption ay mawala. Hindi lamang under the system ng ating existing ngayon. Kaya alam, magtayo ba tayo ng mega probo, mega investigation para task force para lamang maimbestigahan yung mga yan. Ngayon, yung mga existing para bantayan yan, dapat mapaiting yun at mapahusay yung sistema para hindi magkakaroon ng corruption yan. So dapat yan ay yan yung pagtuunan ng pansin yung mga ginagawa ng bawat mga ensya kung paano iti-tailored yung ating system na yan para mabantayan yung mga corrupt na yan at hindi sila mag-exist. Ngayon, doon sa ibang issue ay nais nitong si Representative Eric Yap na bawasan yung pondo ng mga ensya ng mapaala na may imbestigahan na sangkot sa mga anomalya. Ngayon, ang human rights promotion ay hindi sangayon dito sa panukalang ito ni Representative Eric Yap, no, na bawasan na lang o idikat yung mga pundo ng mga ahensya. Kundi magkaroon tayo ng reforma nga ng sistema. Paitingin natin yung halimbawa yung COA, yung PACC at iba't ibang mga NBI at kanyang opisina, halimbawa yung ganun yung sa Kongreso, maging sa Senado para maimbestigan at makapag-gather kung sino yung aaring gumawa ng ganyang klase ng mga anomalya at sila yung mawaprosecute. Ngayon, ina-tailor dapat yung sistema mayroong mahusay na drawing yan para hindi magkaroon ng korupsyon o yung korupsyon ay limitado yan, hindi basta-basta makakapag-corrupt at madali silang mahuhuli. So ganun, mapoprosecute agad sila at walang sino man sa pamahalaan ang mag under this democracy na magbabalak o na mag-corrupt kung sila ay madaling mahuhuli at mahirap gawin ang korupsyon. So kaya yan, dapat gawin natin ng mabuti kung paano hindi makalulusot yung korupsyon na yan. So yung COA ang isa sa may pinakamagaling dyan na tailored na idodrawing para sa sistema para yung korupsyon ay hindi yan umiral. So maliban dyan at iba't ibang mga ahensya kung paano isasagawa yung ayuda yung sa COA para yung korupsyon na hindi umiral. So ngayon yung investigation niya, yung PACC, paitingin niya, NBI, iba't ibang mga maaaring buuin para kaisa nila to investigate all agencies, all offices. So napakaraming opisina yan. Kaya medyo matagal. Kung ano ba, larabahuin lang ng PACC yan. So yung PACC dapat may kagabay dyan na kung paano ano ba, may latrisyong COA, investigahan nila yan, papaprosecute nila yan. So, katulong nila yung COA. So, dapat, ngayon yung COA naman, ang pinakamaganda ron, hindi lang sila basta pangunahin ang mag-investigate dyan, tuwi-tuwi na, kundi mayroong mahusay tayong sistema para hindi basta nakakapangorap at agad nilang nare-respondihan yung, o nasasala agad, maski every month, yung mga mapapatunayan na mayroong o may report na mayroong korupsyon sa bawat mga opisina. Hindi lamang basta magnanakaw noong sinasabi natin na pondo, kundi red tape.
yung lagayan, yan ang kailangan niya na isa sa mga korupsyon din na mabigat, kaya sa BIOS, yung mga lagayan dyan. So, yung lagayan ay isang malaking kanyan. Kaya marami na kalulusod na kapag papalusod. So, nababawasan yung income ng ating pamahalaan at nakukurap yung iba. So, ngayon ay yung ating budget na inaasahan sa bawat mga ahensya ay ito yung magkakaroon ng mahusay na pamamalakad kung ito yung buho at ito yung hindi nakukurap. Kasi kung nakurap at pabawasan pa, lalo nang hindi makapamamalakad dito ng gusto doon sa ating taong bayan. So, mas lalong kukulangin yung pamamalakad dito ng mahusay, lalo na kung ito maglalagak ng kabuhayan, ay kakaproblema. O kaya, alimbawa, doon sa sakuna, eh, kung magre-responde ka sa sakuna, kung sabi lang sa namin, may corruption doon sa DSW, di alimbawa, eh, kung babawasan mo pa, eh, hindi na nakatulong ng taong bayan yun. So, kinakailangan, magkaroon tayong mahusay na sistema, para hindi nakapang-corrupt ito bawat mga agensya na ito. At kung makapang-corrupt nga, madali silang mahuhuli at mapaprosecute mula doon sa ahensya na talagang time to time ay siyang dumilimig niya kagaya ng COA. Sila kasi yung time to time na sumasala ng mga pangamanan ni Garding dyan. So ngayon dapat may mga katulong yan, hindi lang sila para at sila dapat yung kanilang ano, yung kanilang ahensya. Lahat dapat nilang matugunan yung pagbabantay na yan para hindi mga pangukurap yung mga yan. At kung mayroong mangyayaring korupsyon, agagawa ng korupsyon sa COA, ay magkakaroon sila ng checking with the other counterpart nila na maaaripatunan ng mga KCC para hindi rin sila gumawa ng korupsyon, katulong yung ibang mga kanilang i-audit na mga ahensya. Ngayon, kung sila magtutulungan, ay talagang yun na yung last line na pagtitiwalaan mo. Ngayon, magkakaroon pa sila ng problema, talaga makalulusot yung mga korupsyon na yan. So, muli, ating dalangin sa ating Panginoon Diyos at Kristo Jesus na gabayan ng pamahalaan at amasang ito. Sa mabuti pang muhay at pamahala at nawa'y patuloy pagliwanagin ng ating pamahalaan niya para pampamuhay ng pagpamahala na maayos at ang lipunan ay pagpamuhay ng pansasumulo sa pamahalaan. So, nawa'y gabayan tayo ng kaliwanan ng Banal Santa Maria, tayo ay gabayan ng kanyang milagro sa kinaharap nating pandemya na tayo ay andyan doon sa banta sa ating buhay ng pandemya ito at hindi tayo tuluyang mapinsala nito at ang buong mundo again doon sa kinaharap nating bagyo na sana dito makapinsala ng gusto ito ay kung tinitingman nilang super typhoon nito so sana man ay yung kaliwanagan ng Banal Santa Maria at ito ay hindi makapanalanta ng gusto. So muli ay kaliwanagan ng pamahalaan, maulan ng karapat ang busuron at ang demokrasya ay mga umahala ng maayos. Ilamang ganda mo sa inyo lahat. God bless you.